What's up mga idol? Sa wakas ay may bago shooter na ang Hinebra. Ang tanong dito ay kung sino naman kaya ang bago shooter na ito. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, huwag mo sana kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat, idol. Bago natin pag-usapan ang bago shooter ng Hinebra, may isang napakabigat na balita na naman. Kumakalat kasi ang usap-usapan na alis na ang import ng NLEX na si KJ McDaniels. Hindi lang basta usap-usapan yan, dahil kinumpirma na mismo yan ng mga legit na source. Problemado daw talaga ngayon ang NLEX, dahil maliban sa umalis na sa kanila ang isang sa main player nila na si Jericho Cruz, ngayon ay mawawala pa ang isang napakalakas na import nila na si KJ McDaniels. Ayon nga sa mga source, ang dahilan daw kung bakit siya alis ay dahil sa personal matter nito. Hindi masyadong in-explain kung ano nga ba talaga ang personal matter na ito, kaya hindi alam ng karamihan kung ano talaga nangyari sa kanya. Pero ayon naman sa mga source, nakahanap na daw ang NLEX ng import na papalit kay McDaniels, kaya saktong-sakto lang ang pagdating niya. Sa kabilang banda naman, sobrang nakapanghinayam talaga dahil napakaganda ang pinapakita ng NLEX ngayon. Marami nga naniniwala na malaki sana ang chance na makapasok sila sa finals dahil sa ganda ng pinapakita nila. Pero dahil nga sa pagkawala ni McDaniels, posibleng mabago lahat dahil hindi pa sigurado kung maganda ang ipapakita ng bagong import nila. Samantala, ngayon ay pag-usapan na natin ang Hinebra. Alam naman nating lahat na maliban sa pagkawala ni Stanley Pringle sa Hinebra, isa pa sa mga problema nila ngayon ay ang kakulangan nila ng isang shooter. Isa nga yan sa pinaka-problema ng Hinebra, at ang mas masaklap pa, napakarami nilang guards. Pero ang karamihan sa mga guard na ito ay playmaker. Kaya naman ngayong conference, isa talaga ang Hinebra sa pinakulelat ng outside shooting percentage. Kaya nahirapan talaga sila magipagsabayan sa ibang mga team. Malaki na ang pinagbago ng laro ngayon. Kung sino ang mga team na may maraming shooter, sila ang mga team na malalakas talaga. Kaya naman ayon sa mga source, kukunin daw ng Hinebra si Wami Chongson. Kung napanood nyo laban ng Hinebra kontra sa Terra Firma Jeep, si Chongson talaga ang pinakanagpahirap sa Hinebra. Muntik na silang matalo dahil sa player na ito. Swerte lang talaga ang Hinebra sa laban na ito, dahil medyo kabado pala si Chongson matapos nang hindi may pasok ang dalawang importanteng free throws. Pero kahit ganun nga nangyari, magkikita mo talaga sa player na ito kung gano'n siya kadeterminado manalo. Inamin din ni Coach Tim na isang magaling na player talaga si Wami Chongson. Sa katunayan, nangako pa nga daw si Coach Tim sa sarili niya noon na kahit kailan hindi na matatalong Hinebra kay Chongson. Kung matatandaan niyo pa, nilampaso kasi sila ng Terra Firma last conference dahil kay Chongson din. Kaya naman sabi ni Coach Tim sa sarili niya, hindi na niya haya na matalo pa sila sa susunod na game. Pero sa nakalipas nga na bakbakan nila, muntik na naman matalo ang Hinebra. Patunay lang ito kung gaano kagaling si Wami Chongson. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin, idol, dapat nga bang kunin ng Hinebra si Wami Chongson? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye bye.